So guys, magandang araw sa inyong lahat. Ano? Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So, CAC season full swing ang pag-uusapan natin ngayon. So, February 15, umpisa na ng full swing ng CAC season. So, sabi ko nga sa inyo, ang initial observation natin dito sa unang labanan, sa transition ng CAC is, ang mga nananalo, sila yung mga magandang postura na medyo batawa na talagang mabibilis. Kasi pag bangga, alalakas bumangga, binabagsakan ang kalaban o kay hinahabol sa baba. Which is, hindi na kaya ng mga 5 years old, 4 years old. Yung mga sobrang gugulang na talaga, hindi na nila kaya yung makipagsabayan sa bangga. So, dinadaan nila sa power saka timing. So, sabi ko nga sa inyo, nag-dominate ang entering ni Boss AA dahil nga ang manok niya talagang malalakas umangat at mabibilis humabol sa baba. So, ang ibang mga consistent entry, medyo nahirapan sila. Yung mga nakita natin na magagaling during stag season, sa itong umpisa ng CAC, medyo nahirapan sila. So, mamaya sa finals nitong 12 CAC Invitational ni Super G, I will again assess or observe kung ano ba talaga ang trend o ano ba talaga ang nananalong manok. Kasi nga, kumbaga, sabi nga natin, binabantayan natin ang takbo ng industry. Kasi for how many years talagang continuous ang evolution ng sabong. Continuous ang evolution ng larong sabong kung saan ang mga manok dati talagang pagulangan. Ngayon, napapansin ko, yung sobrang gulang na manok, medyo hindi na rin ganong effective. Tinatalo na sila ng mga 2-3 years old na magandang posture, saka talagang gising, saka talagang umaangat na may bilis humabol sa baba. Kasi ang 5 years old, ang capital na lang niya is talagang yung power, saka yung brain. Pero since power and brain na lang, ang speed niya kulang, natatalo siya sa habulan sa baba. Pag bangga, angat, babagsakan, hahabulin sa baba. Kasi yung lipad niya, hindi niya siya ganong malakas lumipad. Hindi niya kagaya ng mga 2 years old, 3 years old ng mga CACs. So yun ang recent development guys na find out ko. So I will keep you updated sa mga susunod na labanan. Kasi hindi pa rin ako makabay ng maglaro. Gawa ng ino-observe ko pa how it works. Kasi nga gusto ko mag-share ng information kung validated ko. Nakikita ko talaga yung takbo ng industry at so as takbo ng sports kung gaano siya ka-competitive ngayon. At sa mga players ng Team Logis guys, abang-abang lang kayo. Mag-update tayo kung ano ang recent development. I will keep you updated. At sa mga gusto namang maglaro ng larong sabong guys, kung talagang willing kayong aralin, we are willing to help you. Mag-PM lang kayo sa mga pages natin, sa mga agents natin, they are there to guide you. At sa mga maglalaro na basta-basta lang gusto nang magkapera, I dare you na huwag na kayo maglaro. Kasi talagang this is a very dangerous and very risky sport. So kung hindi nyo rin lang aralin, aasa lang kayo sa swerte, at wala kayong disiplina, siguradong matatalo lang din kayo. So dito sa amin, kumbaga, since we've been doing this for many years already, medyo nag-i-improve na yung disiplina, nag-i-improve yung style natin. That's why, kumbaga, mas mahabang pasensya, mas maganda kasi mas na-assess natin kung saan ang performance peak ng mga manok at performance peak ng mga pili natin. So yun lang guys, mag-message lang kayo sa mga pages natin. Thank you very much. Master Marcos Elite ng Team Logis.